guys! Hello guys! Welcome to my channel! At kung bago pa kayo sa channel ko, i-click nyo lang muna yung left side bago tayo mag-umpisa. At saka i-touch nyo na rin yung red button para updated kayo sa mga video yung i-upload ko. Okay guys? Ang video ko for today is about paano mag-start manahe. How to start sewing in dress in washing, in sewing machine. Okay guys, start na natin. Huwag na natin patagalin. Bago muna ang lahat, ipe-prepare muna natin yung bobbin case. Ayan. Bobbin winder na mayroon siyang sinulid. Mayroon ng sinulid. Kasi tatagal pa tayo pag mamaya tuturuan ko kayo paano ikabit yung yung sinulid sa bobbin winder. At syempre, sinulid para sa taas. Okay. Start na natin! Huwag kayong kukurap! First of all, ito muna ikakabit natin yung bobbin winder sa bobbin case. Kailangan maayos yung pagkakakabit niya. Itatapat talaga ninyo dun sa butas. Nakikita niyo ba guys? Ayan. Close up natin. Ayan. Andyan talaga siya sa butas. Dilaw yung pinili ko kasi dilaw ang tinatahi ko. At ipapasok na natin, bubuksan natin itong sa ilalim kasi naandun yung pagkakabitan ng bobbin case. Make sure lang natin na may tunog. Pag may tunog kasi, ang ibig sabihin nun, nakalock na. Kasi pag hindi siya tumunog, malalaglag yung bobbin case sa ilalim ng natin na hindi makakatay. Yan. Narinig nyo ba guys, tumunog? Hindi ko narinig. Okay guys, ito na. Kakabit natin din tong sinulid. Pagmasdan yung mabuti kung paano ginagawa. Dito ilalagay. Tapos ilalagay nyo dito sa nakapagitan na round, dyan. Dyan kasi yung pagtitimpla ng sinulid, kung tuhog, o gusto nyo malalaki ang agwat, kung gusto nyo naman yung matibay na hindi agad natatastas. Yan, ito. Itutusok nyo rito, ito, at saka dito. Ilalagay nyo sa ganito. Yan. At saka dito, ikakawit nyo naman sa ganito. At saka nyo, kailangan matulis yung dulo niya, kaya lalawayan natin. Kailangan marunong kayo maglaway, guys. Ito, guys. Ito na. Kakabit na natin. Ayan. Kasi nalawayan ko ng matindi. Nalawayan ko kasi ng maayos. Kaya madali siyang pumasok sa butas. Ayan. Sa mga bago pa lang dyan. Ayan. Dahil nalawayan na natin, mabilis siyang pumasok, guys. I-close up ko lang para kitan-kita nyo kung paano po kunin yung sinulid sa ilalim. Ganyan. Tapos medyo iikot nyo yung makina ng ganito. Kasi kukunin natin yung sinulid sa ilalim. Make sure nyo yung sinulid sa ilalim na nakalagay sa bobbin case ay mahababa ng konti yung sinulid. Kita nyo ba, guys? Ayun. Kukunin na natin ang paganito. Ayan. Tingnan natin kung sasama pataas. Ayan. Pag nakuha nyo na yung sa ibaba, kasama ng sinulid, pag nakuha nyo na, kasama ng sinulid sa taas, igaganito nyo na guys. Iganon nyo sa isang bahagi, ganyan. Tapos ikuklose nyo na to. Ayan. Okay, ready to start na. Kung paano manahi. Papakita ko sa inyo guys kung paano. Kasi gumawa ako ng yung mga design kong damit na ganito. Ganito kasi mga favorite ko. Gusto ko kasi yung sarili kong design. Ako lang ang mayroon na. Kaya kung gusto nyo mag-order, i-message nyo lang ako. Yan. Start na natin kung effective ba yung pagkakakabit natin sa sinulid. Kasi baka hindi siya effective, magbubuhol-buhol yung sinulid natin at magbubuhol-buhol at tuhog-tuhog yung tuhog-tuhog. Yan. Tingnan natin kung nagtutuhog-tuhog kasi tuturuan ko kayo kung bakit nagtutuhog-tuhog, nagbubuhol-buhol. Okay, ayan. Mamaya. Ipatatakbuhin muna natin kung nagtuhog siya o nagbuhol. Okay naman. Saan na? Saan na siya? Ayan. Okay naman yung pasado niya.
Kita niyo ba? Ayan. Ayan din naman siya nagtuhog. Ayan. Okay na. Okay. Tuturuan ko naman kayo kung ba't nagtutuhog-tuhog ang ating tahi. Okay? And Tagalog lesson to ha. Kasi para maraming ang mga Pinoy dyan na magaling talaga ma. Gusto matuto manahi. Ang kaso hindi nila alam kung paano sila mag-assert. May makina sila pero kailangan pa nila. Kasi yung iba, kung kagaya ko, nag-aral talaga ako noon ng 6 months. Dito, matututunan nyo sa content ko kung paano manahi. Ito na. Ito. Kung nakikita nyo tuhog yung tahi nyo, ito i-adjust nyo lang to. Medyo sikipan nyo ng konti. Huwag nyo naman sikipan ng gusto kasi pagka nagkamali naman kayo, mahirap naman tastasin kasi napakatibay. Sikipan nyo lang konti. At kung nakita nyo man ang nagbuhol sa ilalim, kung nakita nyo naman ang nagbuhol sa ilalim, titingnan nyo yung ilalim kung nakabit ba ng maayos yung bobbin case. Kasi doon din yan eh. Kailangan kasi para hindi siya nagbubuhol-buhol. Di ba nakikita nyo parang nagbuhol-buhol? Pumasok doon sa ano yung tahi? Parang nahirapan makaano? Parang biglang umistop yung makina? Dito nyo titingnan kasi dito nagko-coast yan dito. Pag hindi nyo kasi ito naikabit ng maayos, ito tatanggalin ko ulit. Pag hindi nyo kasi ito naikabit ng maayos, let's say ganyan, yan. Pag halimbawa ganyan lang, kasi simple nag-i-start pa lang kayo, wala pa kayong alam, hindi nyo naman alam na dito pala nilalagay. Pag tinahin nyo yan, ganito ang mangyayari niyan, ha? Sasampo lang ko kayo. Paano nagbubuhol-buhol? Kasi may nag-request sa akin ng video na yan kung bakit nagbubuhol-buhol. Nakukuha pa rin natin siya kahit hindi siya nakakabit sa loob. Ingat lang tayo kasi pagka ganun, bababali yung ano. Start na natin. Tingnan natin kung ano mangyari sa hindi natin ikinabit ng maayos. Doon kasi nagiging dahilan ng parang kakabulbul. Ayan, kagaya niya, nagtuhog ang tahi niya. Yan o. Ayan. Ayan guys, so panoorin. Pag hindi nyo naikabit yung bobbin case sa ilalim, ganyan ang mangyayari sa tahi. Ayan. Ayan, ayan. Ayan yung tahi niya. Nagbuhol-buhol siya, di ba? Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan. Ano ba? Paano ba? Ayan. Nagbuhol siya, di ba? Buhol. At hindi lang yan, guys. Pupulupot pa yan dun sa pinakamaki niya na sa ilalim. Doon sa pinaka-ilalim. Pupulupot pa niya. Kung mapapansin nyo, guys, doon. Yun, sa bobbin case, nagmumula. Yung pag hindi nyo na ikabit ng mabuti, magbubuhol siya. Kaya kailangan, ganito ang gagawin. Ganito. Okay. Yan. Tanggalin ko ulit. Ito yung bobbin case, ito yung bobbin winder. Ito yung kanyang sinulid. Itatapat nyo lang dito, guys. Ayan. Ayan. Kung may nakikita kayong dot dyan, ayan. Ipapasok nyo dyan, tsaka igaganon nyo. Ipapasok nyo doon sa isang butas. Ayan. Itong butas na, may butas kasi siyang maluwang. Ayan. Kailangan nakapasok siya dyan. Ayan na, ayan. Kailangan pasok siya sa butas na yan para pagka ipinasada ninyo, hindi siya magbubuhol. Tingnan natin kung magbubuhol pa ba. Okay. Anong nangyari sa akin, tinatay? Dito natin. Tatastasin ko. Okay. Ito na siya. Ayan. Wala na siyang buhol. Ayan. Hindi nyo kasi gano'ng makita, guys, kasi pareho ang kulay ng dilaw. Ako kasi ganyan manahi. Ganyan din natin tatandaan. Para maganda yung gawa ng tahi natin, kung anong kulay nung tinatahi natin, ganon din ang kulay ng bibili natin sinulid. Maano nga lang, may tawag doon eh. Parang maano nga lang, metikulosa ang tawag doon. Kailangan laging maayos. Yun. At yan, nakita nyo na kung paano nagbubuhol, kung saan nagmumula yung pagbubuhol niya. At kung paano natin i-start ang pananahi, paano tayo mag-umpisa sa pamamagitan ng sa sinulid, hanggang sa pagkakabit dito, hanggang sa pagkabit sa ilalim.
Okay guys, sana may natutunan kayo sa video ko. Till next time, i-suggest nyo lang sa baba ng video ko kung anong suggestion nyo at gagawin ko. Okay guys, till next time, from here in UAE with La Mashalama, I love you all. Bye-bye. Bye-bye.